paglipas ng panahon, marami na tayong napagdaanan. Mga masalimuot na nakaraan at masasayang alaalang hindi malilimutan. Hindi man natin maibabalik ang ating kasaysayan, pwedeng-pwede naman natin itong sariwain sa ating mga isipan. Kaya tara at ating alamin ang mga mahalagang kaganapan sa araw na ito mula sa ating kasaysayan. Noong December 11, 1989, napanalunan ni Jesus Salud ang WBO Super Bantamweight Championship Belt mula kay Juan Jose Estrada via disqualification. Si Jesus Chiquin Salud ay isang Filipino-born professional boxer na ipinanganak sa bayan ng Sinait, Ilocos Sur at nag-migrate sa Hawaii. Siya ay nagretiro na may record na 63 wins, 38 dito ay natapos by a knockout at may 13 na talo lamang. At noong December 11, 1995, sa parehong larangan, nakuha naman ni Luisito Lindol Espinosa ang WBC Featherweight Championship belt mula uli sa isang Mexicano sa katauhan naman ni Manuel Medina. Ang labang ito ay ginanap sa Tokyo, Japan. Matungumpay naman na nadepensahan ni Espinosa ang nasabing titulo sa 7 pagkakataon bago tuluyang natalo ni Cesar Soto noong May 15, 1999 sa isang kontrobersyal na 12-round unanimous decision. Noong 1994 naman, habang nasa himpapawid ang Flight 434 ng Philippine Airlines patungo sa kanyang destinasyon sa Tokyo, Japan, sumabog ang isang bomba sa isa sa mga upuan nito, na agad din namang ikinamatay ng isang nagngangalang Haruki Ikigami, isang Hapon at ang kaisa-isang namatay sa naturang pagsabog. Sa kabila ng kahirapan sa pagkontrol dahil sa natamong pinsala ng eroplano, patagumpay pa rin nailapag ng veteranong piloto na si Captain Eduardo Reyes ang eroplano at nakapag-emergency landing ito sa Naha Airport sa Okinawa, Japan. At pagkalipas ng mahigit 2 buwan, noong February 7, 1995, ay nahuli ang isa sa mga sospek na si Ramzi Yusuf, isang turistang Pakistani na sangkot sa napakarami ng pagbomba. Isa na dito ang 1993 World Trade Center bombing. Sa kabuuang 293 na sakay ng eroplano, kasama na ang 20 na crew, isa ang namatay at 10 naman ang sugatan.